kayong mag-alala. Uuwi ako tuwing Pasko at tuwing my birthday. Ito ang paulit-ulit na pangako ng batang sundalo na si PFC Ian Bakit. Subalit hindi inaasahan ng pamilya nito na ito na pala ang huling pangako ng sundalo na hindi na niya matutupad pa. Ito ay noong ibuwis niya ang sarili nitong buhay, maligtas lang ang marami nitong mga kasama. Bagamat bighati ang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang anak na si PFC Ian Bakit, ay proud na proud ang ama nitong si Mang Eduardo Bakit na umakyat ng stage upang tanggapin ang medalya ng anak. Ang Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal na ginagawad sa mga sundalo na sumisimbolo ng isang katapangan sa pagmamahal sa inang bayan. Sa pagbabalik-tanaw ng kanyang buhay ay naibahagi ng kanyang pamilya kung kailan at paanong nauwi sa pagsusundalo si Ian. Si Ian ay ipinanganak noong March 26, 1992 at sa murang edad ay alam nito ang hirap ng buhay. Marami itong mga pangarap panimula ng inang si Aling Tebang. Ang pagiging kapos sa pinansyal umano ang pangunahing dahilan ni Ian kung kaya't hindi nito tinapos ang kursong criminology. Bata pa kasi siya ay pangarap na talaga niyang magsilbi sa bayan. Ngunit dahil nga sa kakulangan ng pinansyal ay nagdesisyon na lamang itong lumuwas ng Maynila upang subukang pumasok sa Philippine Army. 2010, sa edad na 18, ay mapalad nga na nakapasok si Ian bilang sundalo. Naisip nito noong una na makakatulong ng malaki ang kanyang sasahurin upang makatustos sa pangangailangan ng pamilya. Ngunit kalaunan ay naisa puso ng batang sundalo ang kahalagahan ng totoong paglilingkod sa watawat ng Pilipinas. Ang propesyong handang mag-alay ng sariling buhay at magsakripisyo, may paglaban lang ang kapakanan ng bansang tinatangi. Zamboanga City is under attack. Maganda kayo. September 9, 2013. Kasama sa pinadala si PFC Ian Bakit ng 3rd Scout Ranger Company ng 1st Scout Ranger Regiment bilang automatic rifleman sa nagaganap na crisis sa Zamboanga Particular sa bayan ng Santa Barbara. Ang kanyang role ay magsilbing coverman ng kanilang unit. Sumiklab ang gulo sa Zamboanga ng tangkayin gubgubi ng faksyon ng grupo ni Normie Suwari, leader ng MNLF na palitan ang bandila ng Pilipinas at itaas ang kanilang newly formed na Bangsamoro Republic at bilang panimula ay nang hostage sila ng 20 sibilyan. Ngunit pagsapit ng September 13, sa ika-4 na araw ng labanan, ay napabalit ang tinamaan ng shrapnel si PFC Bakit sa mukha. Siya at ilan pang kasama na sundalo ay inilikas upang malunasan at malapatan ang gamot. Pansamantalang nagpagaling si PFC Bakit pero makalipas lang ang isang linggong pagpapagaling nito ay voluntaryo siyang nag-request sa kanyang commanding officer na ibalik siya sa Ground Zero dahil alam niya na kakailanganin siya ng kanyang mga kasama. Nang mabalitaan ni Aling Tebang ang desisyon ng anak ay pilit umuno nilang kinumbinsi at pinakiusapan si Ian na huwag munang bumalik at sa halip ay magpahinga na lang muna pansamantala. Subalit hindi nagpatinag sa desisyon si PFC Bakit. Maging ang atin nito na si Irene ay hindi nakumbinsi ang kapatid at sa halip ay ipinanalangin na lamang si Ian. Supramang nag-aalala ang pamilya ay naisip nila na ito ang magpapasaya sa batang sundalo dahil mahal nito ang trabaho. Ito ang pangarap niya, ang maging sundalo ang makapaglingkod sa bayan. Muli ngang sumabak sa Ground Zero si PFC Ian Bakit pero sa ikatlong linggo ng bakbakan sa Zamboanga at halos patapos na ang crisis at matagumpay na nakupkob ang malaking bilang ng mga Moro ay naipit ang unit nila PFC Ian Bakit sa last stronghold o kuta ng mga kalaban. Nasa high ground ang mga kalaban samantalang nasa ibaba ang mga sundalo at kitang kita sila ng mga ito kaya kinakailangang makamaneover ang grupo para di sila maubos. Dehado ang lagay nila kung hindi sila kikilos. Dito na ipinamalas ni Ian ang kabayanihan. Naghanap ito ng magandang pwesto upang makaalis ang kanyang mga kasama. Nagbigay ito ng magandang daan sa mga kasama nang siya ay makakyat ng building at sabayang nakipagputukan sa mga MNLF. Nakaalis ang mga sundalo sa delikadong posisyon at matagumpay na nakahanap ng magandang pwesto. Subalit nang dahil sa ginawa ni PFC Bakit ay na-focus ang atensyon nila sa kanya. Nalagay ito sa alanganin at napunta lahat kay Ian ang lahat ng pressure.
Inulan siya ng bala at minalas ng matarget siya ng sniper ng kalaban at tinamaan siya sa leeg. Bagaman na isugod pa siya sa hospital ay hindi nakaligtas si PFC Packet at nagresulta ng kanyang pagkamatay. Nang mabalitaan ng pamilya ang sinapit ni PFC Packet ay labis-labis na hinagpis ang nararamdaman sapagkat napakabata pa nito upang mawala. Sa edad na 21, si Private First Class Ian Packet ay pumanaw. Ngunit sabi nga ng kanyang dating commanding officer na si Major Paul Ramos ay tunay na hindi matatawaran ang dedikasyon nito sa trabaho. Ang kababaan ng loob at pagmamahal sa bayan ay gayon na lamang. Sa kabila ng alanganing posisyon ay tinagdalawang isip ang batang sundalo, masiguro lamang na maisalba ang mas nakararami nitong mga kasama. Kapalit ng kanyang buhay ay nailigtas nito ang buhay ng mas nakararami. Sa nangyaring bakbakan ay napatay ang 15 mga Moro at nahuli ang halos 40 MNLF at nabawi sa kamay ng bandido at napalaya ang bayan ng Sambuanga. Sa muramang edad ay binawian ng buhay ang batang sundalo ay katangi-tangi naman ang pinamalas nito. Walang paglagay ng luha ng kanyang ina sa sinapit ng anak. Sa kabila ng pagtutol sa napiling profesyon ng anak ay niyakap na lamang nila ang kagustuhan nitong maging sundalo dahil alam nila na ito ang magpapasya sa binata at ang katotohanan na wala sa kamay natin ang kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Bagamat nawala physically si Private First Class Ian Packet ay nag-iwan naman ito ng karangalan sa kanilang unit at sa buong Pilipinas. Sinasalamin na ang kanyang medalya ang isang matibay na halimbawa ang tunay na pagmamahal sa bayan. Habang buhay na uukit sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas, ang iyong kabayanihan at katapangan Private First Class Ian Packet ng Philippine Army. Musang at bayaning nagmula sa Pagadian City.